Fedverse and Souvenirs or mga candies sa Tom Ford. So, tulad nito. Galing na to. Hi, Tom Ford! Say hi! So, tips number one. So, alamin nyo muna kung saan may magandang claw machine. Yun ay mabibis nyo sa panonood, sa pagmamasid sa mga nauna lang naglalaro. Kung napansin nyo na yung claw machine ay konti na lang yung mga teddy bear, ibig sabihin marami nang nakuha. Ibig sabihin maganda yung pagkaka-adjust sa kanta ko doon sa claw machine na yun. Kasi guys, yung claw machine na yan, na-adjust yan via sa strength at capacity ng pangkuha nila. So, may mga machine dyan na medyo maayos yung pagka-adjust based sa strength. At may mga machine naman na medyo talagang yung may kita mo na hindi pa dumadangkot, ilay-lay na. So, negative na doon. Doon tayo sa alam natin marami na nakakakuha. So, second tips, mag-try na kayo. Sa pagtatry nyo, make sure na yung mindset nyo sa pagtingin doon sa target na kukuha ninyo is advanced. Kasi yung glass na nag-cover doon sa machine na yun is medyo madaya. Kumbaga yung sa paningin ninyo is sakto na, pero in reality, adjust kayo or I mean, lampas or hindi sakto doon sa target nyo. So, yung mindset nyo dapat laging advanced thinking. So kung dito nyo naiisip, andito yung target nyo, mag-advance kayo ng konti based sa nakikita nyo dahil nga sa madaya yung screen niya. Third tips natin, igagalaw nyo muna yung control panel. So, i-control nyo yun, itatapos nyo dun sa target nyo, which is based sa paningin nyo, sakto na, pero lang nyo isipin na advance lagi yung pangdakot dun sa target nyo. So, once na naset nyo na siya, advance dun sa paningin nyo, pagka-pindot nyo nung push button para bumaba yung claw, bago siya makababa sa pinaka floor or yung pinaka sahig nung claw machine, pipindutin nyo ulit yun ng pangalawa para mag-lock yung claw na yun, yung pansanlock na yun. Pero guys, hindi ko sinasabi na pag sinunod nyo itong step or tips na to ay makakakala na kayo. Minsan, depende pa rin kasi talaga yan sa Tom Ford kung sobra yung adjustment nila. Kung may mga Tom Ford na mapagbigay, which is talagang ang lakas ng strength ng claw nila compared sa ibang store na medyo madamot, na sobrang lay-lay talaga kapag trinay nyo gamitin. So, yung sa akin lang is tips ko lang sa inyo kasi yun yung ginagamit namin pag kami naglalaro. Lalo na yung sobrang gamit na gamit sa amin yun. Eto, nakikita mo yung target, bag ginanon mo, lalampas, kaya ang pinaka naging technique namin dun, ito yung target. So, yung mindset namin, kahit alam namin sa sarili namin na hindi siya tapat, pero ina-advance namin sa bandang unahan, kasi yun yung sasakto dun sa target. Kasi nga po, yung last na nakapalipod dun is medyo madaya. So, yun lang guys. Sana may natutunan.